Ayan. Welcome na naman po sa isang unboxing. Medyo hindi ko alam kung paano i-define pero medyo kakaibang unboxing to. Pero sige, let's try na lang. So, I've got here the Endeavor figures that I have. So, si Endeavor, Funko Pop, Glow in the Dark, na naka-action pose. Ayan siya. Tapos, si Endeavor na WCF Jump Exclusive, yung pinaka-recent. May isa pang WCF na Endeavor na nakatayo lang with Shoto. So, wala pa ako nun. I'm not sure if I'm gonna get one. Sa Funko Pop din, may OG version na nakatayo lang. Baka hindi ko na kunin yun. Then, I have this fake Lego. Okay. So, napakita at nabanggit ko na yun sa unboxing nito. So, ngayon, may LBC tayong dumating from my good friend Kurt from Batangas. Yan. Tapos, to me. Tapos, pinick up siya sa LBA. LBC na Robinson's Place Antipolo. So, let's open this. Tabilang muna natin ito sa gilid dahil wala akong space. Sige, ito na muna kayo. Tapos, kunin natin yung aking pambukas ng mga bagay-bagay. So, ito. Pabuksan natin siya. Dito sa gilid. Dito, di sabi lang gilid. Dito sa ilalim. Ayan. Tapos dito di sa gilid. Tapos dito ko siya binubuksan. Buksan na natin siya. Maalim na yung table. Ay! Tanggalin na muna natin yung box para clear sa space. Ayan. Okay, tanggalin natin itong mga excess plastic. So, siguro, mostly naman familiar yung mga tao dito sa fig na to kasi luma na siya. Well, paano bang, how do we say luma? Kumbaga hindi siya recent na figurine. No? Yeah. So, let's try to open this. So, let's see. Event, bumukan na kagad. Baka kasi ma-damage ko yung fig pag parang pinanggigilan ko ng pagka-cutter. Baka kasi, obviously, yung item is loose na. So, yeah. So, wala na siyang box. Wala na yung original box. Which is fine. Kasi nag-display lang naman ako. Ayoko talaga na nag-keep ng box. Kung kaya ko siya mabili at a lesser price without a box, I will do that. Kasi mayroon din magtabi ng boxes. Lalo pag nilalabas mo naman sila. So, dito yung dalawa yung poproblemahin mo kung paano mo siya i-display na nga yung nakalabas plus yung storage ng boxes. So, kung may mga suggestion kayo for how do you keep your old boxes of figs, diba? Let me know in the comments. At malapit ko na siya mahawakan. So, konti na lang. So, struggle is real nga naman. Uy, nakatakot yun. Bakit naman ako yung fig? Very, very wrong. So, pakita lang natin yung stand. Bandai Spirits. So, yan. That would say paano mo siya malalaman na legit yung item. No? Although, syempre, friend ko naman to. Wala akong kahit anong doubts. Pero, just to show it. Ayan! So, si Endeavor na Banpresto. Ganda, ah! Pugi! Ang ganda ng details. Endeavor. Medyo mabigat siya na malaki, no? Ayan. So, yan siya. Marami, napaka-muscular. Malit na yung point na dito, hindi compared dito. So, teka. Lapit natin itong mga malibang fins. Tapos, kitang-kita lahat ng muscles niya. Angas talaga nun sa paa niya lagi, fiery. Kumbaga maapoy. Ganun din naman dun sa ibang parts. No? So, tatanggal natin siya dito. Oops, wait pala. Yan, nakatayo na siya. Yan, ganyan lang siya i-compare sa iba. Galing, ganda. Ganda ng fig. Angas, dami ko ng Endeavor na figurines. So, yun na nga. Napaganda nung details, di ba?
well, kasi you can never go wrong for a figurine na may fire element, no? Kasi, syempre, i-expound yung, or at least mas i-focus nung nagawa nung figure, yung fire parts niya, or at least yung effects. Yun lang, ganda dito rin sa WCF sa pa. Even dito, meron siyang extra part dito sa neck niya. Parehas dito, ang galing. Sa paa is color lang siya, pero ito yung siya sa paa dito. So, yun. So, if you're planning to make an Endeavor shrine, actually, shoutout to Mark. Gumagawa siya ng shrine. Meron na yata siyang ganito. Of course, meron siya nito. Bili ka na nito sa Shopee, yung Lego, Mark Dominic. Tapos, ito, syempre, naghahanap siya. Diba? So, in the future, mga gusto ko pang madagdag. Or at least, may rumors for the amazing Yamaguchi. So, ano siya? Meron din akong Deku Yamaguchi. Try kong videoan yun na magbigay ng review. Pero, ano siya? Nagagalaw siya. Iba't ibang parts available. Medyo pricey siya. So, mga starts at around 4,000. 3,800 to 5,000 yung price niya. So, let's see kung magkano siya pag lumabas for pre-order. Kasi, parang may lalabas daw na ganun na for Endeavor. Then, obviously, nagkokole kasi ako ng Nendoroid. So, hopefully, magka-Nendo din siya. Kasi, wala, maganda rin yung details niya, diba? Tapos, wala pang ibang pro hero yata na, wala pa ibang pro hero na Nendoroids. May tatlong villains, tapos puro yung UA1A lang yung meron. So, yun lang. Overall, good fig. Maganda siya kung gusto nyo magdagdag ng Endeavor sa collection nyo. Kung kunyari, nag-isip ko, if it's a Funko, WCF, ito, Lego, or this. You can go for this. So, for the prices, para lang may idea kayo. This one, this should retail at around 900 pesos sa atin. But I got it from Kurt at a lower price because nga, loose na siya. Pero the fig is good. That's fine. For this one, this retails at around 900 pag SE lang. Ito yung glow-in-the-dark. Mayroon siyang hindi glow-in-the-dark na version na 650. And if the sticker is different for the glow-in-the-dark, it's 1-2 or up. Then, for WCF, pre-order nito with Hawks was 1-8. And this range is about 3,000 now pag magkasama sila. Pero medyo mahirap na rin maghanap. Then, for the Lego, of course, napakamura lang ito. Wala pa tong 100. Binili ko sila 6 pieces, 300 lang. So, pag binili mo siya, siguro mga 48 yata isa. Ayun. So, nasa pages ko rin lahat. Nasa YouTube ko rin lahat yung mga unboxing ng mga to. Ayun. Endeavor is becoming a favorite pro hero of mine because dahil sa story niya sa anime and soon sa manga. And napaganda ng figs niya. And nung mismong character talaga. Diba? Ang ganda. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood. Please like, share, and subscribe if you like this video. Bye-bye!